Isa sa mga dakilang biyaya ng Diyos sa atin ay ang ating pagulita o ang kakayahang alalahanin ang mga nakaraan. Nagkakaroon ng kahulugan at kahalagahan ng ating buhay dahil sa alaala ng ating mga karanasan at pinagdaanan. Nagkakaroon ng saysay ang ating kasalukuyang kalagayan dahil sa ating pinagmulan. Ang pagunita sa ating kasaysayan at karanasan ay nagbubunga ng pasasalamat at pag-asa sa ating mga puso. Ang isang pusong marunong umalala ay isang pusong marunong magpasalamat sa Diyos. Sa pagkakataong ito ng ating paghahanda para sa dakilang hubileo ng ating diocese sa taong 2013, tayo ngayon magbabalik-tanaw sa 50 taon ng ating diocese. So itong ating ginaganap bilang launching for this Golden Jubilee Foundation ng ating diocese ay mahalaga palaging pagbabalik-tanaw. Dahil sa pamamagitan ng ating pagbabalik-tanaw ay lalong nating sinasariwa at ginugunita kung paano gumagalaw ang Diyos. Importante yan sa lahat ng bagay. Sense of history. Hindi lang dapat na mag-move on. Palagi natin sinasabing, let's move on. Forward. Tama yun. But kailangan magbalik tanaw. Ang hindi lumilingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Ang pusod ng ating diocese ay nasa lungsod ng Cabanatuan. Ito ay isa sa pinakaunang parokya sa ating lalawigan. Matapos itatag ang parokya sa Gapan noong 1595, at ang misyon sa Barangay Santor, Bungabon noong 1636. Ang mga paring Agustino naman ay nagtayo ng misyon dito sa Cabanatuan noong taong 1700. Mula noon, sa pagsikap nila at ng mga paring Pransiskano, natatag ang maraming parokya sa lalawigan ng Nueva Ecija. Hinalaw ang salitang kabanatuan sa kabatuhan sapagkat mabato sa lugar na ito at sa salitang kaban ng tuwa. Pinagpala ng Diyos ang kabanatuan sapagkat pinagkalooban niya ito ng magandang lupa para sa iba't ibang mga pananim, lalo na ng palay, ang pinagkukunan ng pangunahing pagkain ng bawat Pilipino. Magdulot nawa ng tuwa, pasasalamat at pag-asa sa ating puso ang pagsangayon ng ating kasaysayan. Naway sa pag-alala natin sa nakaraan, ating dalhin sa puso ng kaban ng tuwa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Bago ang taong 1963, ang Nueva Ecija ay nasasakupan ng dalawang dioseses. Ang dating dioseses ng San Fernando, Pampanga ay nakakasakop sa timog Nueva Ecija at ang hilagang bahagi ng ating lalawigan ay nasasakupan ng Archdiocese ng Lingayen-Dagupan. Sa mga huling buwan ng buhay ni Beato Papa Juan 23, nagpalabas siya noong 16 ng Pebrero 1963 na isang dekreto na pinamagatang Exterior Ecclesiae. Isinasaad dito ang pagtatayo sa lalawigan ng Nueva Ecija ng bagong diocese, ang Diocese ng Cabanatuan. Maringal na pinasinayaan sa Katedral ng San Nicolas de Tolentino ang bagong diocese ng Cabanatuan noong 3 ng Hunyo at kinabukasan, 4 ng Hunyo, inordinan at iniluklok si Obispo Gaviola bilang kauna-unahang obispo ng diocese ng Cabanatuan. Noong ordinasyon ni Bishop Mariano Gaviola, first bishop ng Cabanatuan, napakasayang pagkakataon noon. Nagdiriwang ang buong Nueva Ecija, ang diocese noon na isa lamang, Nueva Ecija. Pero meron malungkot na pangyayari. Namatay si Pope John the 23rd habang siya inoordinahan o kasalukuyan na naordinahan siya. Si Bishop Gaviola bilang maayos na tagapamahala, na isaayos niyang dahan-dahan yung ating
Diocese. Nagsekretaryo ako sa kanya, personal secretary. Nakita ko ang kanyang, yung kanyang sinatawag natin, availability. Availability niya sa lahat ng mga pare, mga laiko na gustong makipagkita sa kanya. Isa sa mga itinadhana ng exterior ecclesiae, ang pagtatayo ng isang seminaryo upang maging pandayan at hubugan ng mga nagpapari. You saw me crying in the chapel. The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. I am happy when... Ngayong 17 ng Pebrero 1964, itinatag ni Obispo Gaviola ang Maria Assumpta Seminary. Dumating kami dito ng Mayo sapagkat dapat umpisahan ng seminaryo by June. Kami ang unang batch. Pumasok kami ng May 15, 1964. Kaya lang, kinabukasan, pinauwi na kami dahil... Marami pang kulang. Marami kulang. Hindi pa yari. Kaya pagsisimento lang sa harapan, wala pa. Nag-apply ako rito. At doon ko na bago ang kaisipan ko na sabi ng mentor namin dito ang pare. Hindi pala kami yung gustong magpare. Diyos pala ang gustong magpari ka. Kaya it totally changed my mind. Kaya noon, hindi na yung gusto kong magpari. Kung hindi, Lord, gawin mo akong pari. Noong pinatayo pa itong seminaryo, no? Nagpunta si Bishop Gaviola sa stage para mag-solicit ng tulong. Kasi I understand na when he was appointed the bishop, he said, your primary project upon assuming the Diocese of Cabanatuan is to build a seminary. Ito, hindi basta-basta ito. Kaya nagpunta siya sa Amerika. Sinabi niya, para ba he was humiliated, napapahiya siya. Sinasabi ng isang kanon. Alam mo mga kanon, diretsyon-diretsyon ang salita. Ang problema niyo mga Pilipino, nagpupunta lang sa Amerika, papalimos. It was very humiliating, no? Pero, meron na isang mayaman, may balak mag-tour sa Europe. Nung narinig niya how the bishop was humiliated, sinabi, Bishop, don't worry. I cancel my trip to Europe. I'll give it for the seminary. In other words, there are still people amid na mayroong mga walang consideration iba, mayroong parang mabuting tao. Noong 3 na Agosto 1964, idinaos ang unang klase sa seminaryo. Ang pangangalaga sa seminarista ay pinagkatiwala sa mga pari ng Society of the Divine Word o SBD mula 1964 hanggang 1972. Noong Hunyo 1967, si Obispo Gaviola ay natalaga bilang pangkalahatang kalihim ng kapulungan ng mga Katolikong Obispo sa Pilipinas. Pansamantalang natalaga bilang Apostolic Administrator, Sede Plena, si Obispo Leopoldo Arcaira, Obispo ng Malolos. Matapos ang ilang buwan, itinalaga ng Yumaong Papa Pablo IX si Obispo Vicente P. Reyes bilang ikalawang Obispo ng Cabanatuan. Siya ay tubong San Antonio, Nueva Ecija. Pag sinabi niya, sinabi niya. Ito yun nung umpisa. Traditional siya, masasabi natin conservative in a way, pero at the same time, very innovative siya. Pero sa bandang dulo, natutuwa po kami na nagbukas siya ng kalooban niya, puso, tinanggap na at nagkatulong-tulong na rin kami. Itinutulak ang pagbabago ng Vatican II. Napakabait na tao and very, very prudent. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga mananampalataya, nagtayo ng maraming bagong parokya si Obispo Reyes. Matatag na parokya ng Santa Barbara noong May 24, 1976.
naturuan ang pananampalataya ng mga tao rito. Tuwa nga kami dahil nagkaroon kami ng parokya. Nagkaroon kami ng sariling pare. Ang aming parokya noon napakaliit pa. Si Padre Caberte ang pare dito noon. Na siyang nangangalaga sa aming parokya. Ang mga constituents na nagsisimba niyan, kukunti lang purbe-purbero. Dahil kasi nung unang hindi pa parokya ito, halos ang tao rito ay makaito lang magsimba sa buong buhay nila. Marami siyang nahikayat ng mga tao dito sa amin. Na parang nagising ang mga taga rito nung magkaroon ng parokya rito. Para sumigla at umulad pa ang Santa Barbara. Ang hangarin lahat niyan ay sa kabutihan ng mga mananampalataya. So, sa nakikita ko sa kanila, kung meron yung magandang programa yung umalis, ipinagpapatuloy nila. Itinayo rin niya ang tanggapan at ang tahanan ng obispo sa Barangay Sumacab, Cabanatuan City. Noong panahon din niya natapos ang Diocesan Catholic Center sa tabi ng seminaryo. Dito ginaganap ang mga klase sa kursilyo at ilang mga programa ng paghuhubog sa mga laiko. Nagkaroon ng mga recollection sa iba't ibang parokya. Kaya aktibo nung araw. Pag hindi ka kursilista, para ka bang tekin na Christian lang nung araw. Yung participation ng mga lay people sa simbahan. Si Bishop Reyes ang unang nagtatag ng mga tinatawag natin ngayon lay ministers, no? Nagli-lead ng mga Bible service, aralan sa mga barangay natin na hindi naman kayang puntahan ng mga pare. Isa rin sa mga mahalagang pangyayari noong panahon ni Obispo Reyes ay ang pagkakatatag ng monasteryo ng mga monghang Karmelita sa ating diocese. Itong lugar na ito ay nagsilbing sentro ng espiritualidad at panalangin ng ating diocese. Yung kasing intention ni Obispo Reyes ay para ipagdasal ang mga pare. Ikalawa, para mas marami o madagdagan ang mga pari dito sa diocese ng Cabanatuan. At yung pangatlo, para sa ikapababanal, sanctification ng pamilya.